Hello mga kabeshi! Kumusta kayong lahat? Okay. Ngayong topic na to is all about yung mga poster account ni Ivana Alawi at ni DJ Lonio. Alam naman natin na ano, maraming humahanga sa kanila, maraming nag-idolize, maraming gusto ring siraan silang dalawa. Maraming gumagawa ngayon ng mga poster account, kaya hindi natin alam kung sino yung nagpo-post. O sila ba talaga yun? Minsan, ini-edit yung mga mukha na pang-professional na edit talaga. Ang dami talaga, kaya nakakaawa yung mga ano, yung mga artista natin na kahit hindi nila ginawa yun, kahit hindi naman yun sila yung nandun sa isang lugar o yung tao na yun. Kasi nga, ang daming, dahil sa technology ngayon, pwedeng natin i-edit yung mukha na ilagay natin doon sa isang person na yun. Kaya, shoutout pala sa mga poster account, yung mga gumagawa ng mga poster account ni Ivana Alawi at ni TG Lonio na nagtrending ngayon yung mga porn na mga bad na mga pictures about kay Ivana. Pinang-edit nila doon sa mga malaswa na mga video pati sa pictures. Hindi ko lang ilalagay dito ang link kasi bawal. Ano, nakakaano talaga, nakakasuya. Pag makita ko yun, wala pa sila magawa kundi siraan ang mga tao. Tapos yung isa na yung sila ni DJ Lonio na may ginawa rin silang kalaswaan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Sana makatulog kayo ng maayos sa paggawa-gawa niyo ng mga poster na account na yan at mag-edit-edit ng mga mukha nila sa mga bastos ng mga larawan. Comment lang kayo sa baba kung meron din kayong mga napanood sa mga post o sa mga site na mga bastos ha. Kung makita niyo yung ganun. Kasi mayroon kasi akong nakita o napanood. Inedit yung mukha ni Ivana Alawi pati ni DJ Lonio. Ang galing talaga, pang professional na edit. Kaya comment lang kayo sa baba guys kung meron kayong napanood para mabalikan ko kayo. Puntahan ko rin yung ano ninyo. Yung mga uploads ninyo. Ngayon, mag-ingat talaga tayo pag lalo na yung mga mukha natin ipopost sa social media kasi marami na nga ang mga poster. Kaya isa din yung sabi din nila is ginagawa din yung poster account. Ay, for example, ako, meron akong nasabi na ibang mga masama salita. Ginagawa din kasi yung paraan para sabihin na, ay, poster account yun, hindi yun ako. Isa din yun, kaya ang mga tao nalilito kung ano talaga ang totoo. Kasi ginagamit din yung mga poster account yun for take advantage para hindi makredit sa kanila yung mga masasamang salita na sinabi nila. At meron din iba talaga na totoo talagang ginawa nila yung mga account na yun na para siraan lang isang tao. Kaya mag-ingat tayo guys sa pag-post ng mga account ng mga pictures natin sa social media natin sa ori na bulol. Para hindi tayo maano, hindi makuha yung ano natin, yung mukha. Lalo na yung mga artista, kawawa naman. O sige, at least alam naman natin hindi naman yung kawalan sa kanila kasi alam naman nila na ano yun na poster account lang at hindi sila talaga yun kasi makita naman sa ano sa katawan. Alam naman natin yung body shape ng mga idol natin, di ba? Yan. Ano pa? Sige, guys, comment lang kayo sa baba ha kung meron kayong mga napanood o mga nakita mga pictures na ganun para ano, chika-chika tayo. Yun lang ang ma-share ko sa inyo, guys. Sige, paabutin ko na lang ng 5 minutes para ano, para masaya. So, ano lang, nakagigil lang minsan kasi wala silang magawa sa buhay nila. Ano man yun, uy, kasalanan man yun kasi hindi man yun masama ba yung magawa-gawa ka ng mga ganun na ano, mga edit-edit na mga pictures, lalo na pag yung ano, sa mga bastos na ano, mga larawan, i-dikit yung mukha mo. Pwede kang kasuhan pag malaman kung sino yung naggawa nun, di ba? Kaya ingat tayo sa mga ganun na mga move natin o sino man sa inyo dyan na mga nag-edit-edit ng mga pictures na ginagamit sa kabastusan, huwag nyo na talagang ituloy guys kasi you will face your own ano consequences, mayroong consequences talaga mga ginagawa mga ganyan guys. Okay, yan,
Basta comment lang kayo sa baba, guys, kung ano masasabi nyo. Yun lang. Salamat. Bye-bye. Like and subscribe Norlin's Review Vlogs or Norlin. Okay, thank you.